Ilarawan mo nga ang iyong ama. Sabi nga nila, walang magulang na nagnanais ng masama para sa kanilang anak. Totoo kaya ito? Pag-usapan natin yan. Magandang araw, isa na namang bagong aralin ang inyong matutunghayan. Ngunit bago iyon, inaanyayan ko kayong i-like ang video ito. Mag-subscribe na rin sa aming channel at i-click ang notification bell nang sa gayon ay lagi kang makatanggap ng abiso sa aming mga bagong upload. Huwag din kalilimutang i-share ang video ito nang makatulong sa mas marami. Siguraduhing mapanood ang video ito hanggang sa dulo para sa kumpletong pagkatuto at ilang mga katanungang hahasa sa iyong kaalaman. Tara na't mag-aral! Florante at Laura, paghahambing sa dalawang ama, saknong 83 hanggang 106. Guerrero'y namangha nang ito'y marinig, pinagbaling-baling sa gubat ang titig, nang walang makita'y hinintay umulit, di naman nalaoy nagbagong humibig. Sa saknong na ito ay nagtataka at nagulat si Aladdin sa kanyang narinig at hinahanap-hanap niya ang tinig. Nang hindi niya makita ang nagsasalita ay hinintay niyang magsalita ulit. Hindi nagtagal ay narinig niyang muling nagsalita si Florante. Ang bayaning Moro'y lalo nang namaang, sinong nananaghoy sa ganitong ilang, lumapit sa dakong pinanggagalingan ng buntong hiningat inakimatyagan. Lalong nagtaka si Aladdin. Sa pagtataka niya ay natanong niya sa kanyang sarili kung sino ang nagsasalita sa ganoong lugar. Lumapit siya sa pinagmumula ng tinig at pinakinggan nito ang mga sinasabi ni Florante. Inabutan niya'y ang ganitong hibik, ay mapagkandiling amang iniibig. Bakit ang buhay mo'y naunang napatid? Ako'y inulila sa gitna ng sakit. Pagkalapit niya ay naabutan niya na sinasabi ni Florante na tila kinakausap niya ang ama niyang mapagmahal na si Duque Briseño. Tinatanong niya kung bakit nauna pa itong namatay sa kanya, kung bakit iniwan daw ito kung kailan kailangan siya ni Florante sa mga mabibigat niyang pinagdaraanan. Kung sa gunita ko'y pagkuru-kuruin ang pagkahulog mo sa kamay ng taksil, parang nakikita ang iyong narating parusang marahas na kalagim-lagim. Inaalala ni Florante sa saknong na ito ang sinapit ng kanyang amang si Duque Briseño sa kamay ng taksil na si Conde Adolfo. Naiisip niya ang kinahinatnan ng kanyang ama na kakilakilabot. At alin ang hirap na di ikakapit sa iyo ng Conde Adolfong malupit? Ikaw ang salamin sa reyno ng bait, pagbubuntunan ka ng malaking galit. Dito ay inaalala ni Florante ang grabing parusang ipinataw ni Conde Adolfo sa kanyang amang si Duque Briseño sa kabila ng pagiging mabait at mabuting tao nito. Katawan mo amay parang namamalas ngayon ng bunso mong lugami sa hirap. Inipisan-pisan at iwinawalat ng pawaring lilot, berdugo ng sukab. Sa bahaging ito ay parang nakikita ni Florante ang ginagawang pagpapahirap sa kanyang ama habang siya ay lupaypay at nahihirapan. Naiisip niya ang pagpirapiraso ng mga bahagi ng katawan ng kanyang ama na kagagawa ng mga mamamatay taong pawang mga taksil at traidor. Ang nagkahiwalay na laman mo't buto, kamay at katawang nalayo sa ulo, ipinaghagisan iyong mga lilo at walang maawang
maglibing na tao. Inilarawan ni Florante sa saknong na ito ang sinapit ng kanyang amang si Duke Briseyo. Nagkahiwalay ang mga laman at buto ng duke at inugutan ng ulo. Lalo pa siyang nasaktan dahil ni isang tao ay hindi man lang makapagbigay ng disenteng libing para sa kanyang ama. Sampu ng lingkod mo't mga kaibigan, kung kampi sa liloy, iyon ang kaaway. Ang di nagsaiyo'y natatakot namang bangkay mo'y ibaot maparurusahan. Lahat ng mga kaibigan at mga lingkod ni Duke Briseyo ay kumampi na sa mga traidor. May mga natira pa rin namang mga kaibigan ang kanyang ama, subalit natatakot silang ilibing ang bangkay ni Duke Briseyo dahil baka pati sila ay maparusahan. Hanggang dito, amay, aking naririnig nang ang iyong uloy itapat sa kalis. Ang panambitan mo't dalangin sa langit na ako'y maligtas sa kukong malupit. Hanggang sa pagkakataong iyon ay parang naririnig ni Florante ang kanyang amang si Duke Briseyo nang tangka na siyang papatayin gamit ang espada. Naririnig niyang nanalangin ang kanyang ama sa Diyos na siya ay mailigtas at naprotektahan mula sa mga kaaway. Ninanasa mo pang ako'y matabunan ng bangkay sa gitna ng pagpapatayan nang huwag mahulog sa panirang kamay ng Konde Adolfong higit sa halimaw. Sa pagkakataong ito ay inalala ni Florante ang digmaang naganap sa pagitan nila ni na Adolfo na kung saan ay ginusto ng kanyang amang si Duke Briseyo na matabunan siya ng bangkay sa gitna ng sagupaan nang sa gayon ay hindi siya makita ni Conde Adolfo at nang hindi mapatay. Ito ang nagpapakita ng labis na pagmamahal ng duke kay Florante. Pananalangin mo'y di pa nagaganap. Sa lieg mo'y biglang nahulog ang tabak. Nasnaw sa bibig mong huling pangungusap. Ang adyos unsot, buhay mo'y lumipas. Hindi pa nagaganap at natatapos ang ipinagdarasal ni Duke Briseyo ay napatay na siya gamit ang tabak. Bago iyon ay nasabi pa ng duke ang paalam kay Florante sa katuluyan itong namatay. Ay amang ama ko, kung magunam-gunam, madlamong pag-irog at pagpapalayaw, ipinapalaso ng kapighatian, luha ni ring pusong sa matay nunukal. Inaalala ni Florante ang pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang amang si Duke Briseyo na lubha pang nagpalungkot sa kanya. Dahil dito ay hindi mapigil ang kanyang pagluha. Walang ikalawang ama ka sa lupa, sa anak ng kandong sa pag-aaruga. Ang munting hapis kong sumungaw sa mukha, sa habag mo'y agad nanalong ang luha. Sinambit dito ni Florante na kung mabubuhay siyang muli ay wala na siyang pipiliin pang iba kundi si Duke Briseyo pa rin. Sinabi niyang walang kaparis si Duke Briseyo dahil sa ipinakita nitong pag-aaruga sa kanya. Patuloy pa rin ang pag-iyak ni Florante. Ang lahat ng tuway natapos sa akin. Sampu niring buhay ay naging hilahil. Ama ko'y hindi na malaong hihintin, ako't sa payapang bayay yayakapin. Sinabi ni Florante na puro kalungkutan na lang ang natira sa kanyang buhay. Sabi pa niya, ang kanyang buhay ay panaypaghihirap na lang. Hindi raw magtatagal ay mamamatay na siya at makakasama na ulit ang kanyang pinakamamahal na amang si Duke Briseyo sa kabilang buhay. Sandaling tumigil itong nananangis, binigyang panahong luha'y tumagistis,
iyong naaawang borong nakikinig, sa habag ay halos magputok ang dibdib. Sandaling tumigil si Florante sa pagsasalita at umiyak. Habang nakikinig si Aladdin ay naaawa siya na halos pumutok ang kanyang dibdib. Inutop ang puso at saka nagsaysay, kailan aniya luha ko'y bubukal ng habag kay ama at panghihinayang para ng panaghoy ng nananambitan. Iniisip ni Aladdin kung kailan kaya siya mapapaluha sa pagmamahal at awa ng kanyang amang si Sultan Ali Adab na katulad ng kay Florante. Sa sintang inagaw ang itinatangis, dahilan ng aking luhang nagbabatis, yaoy nananaghoy dahil sa pag-ibig sa amang namatay na mapagtangkilik. Sa saknong na ito ay sinabi ni Aladdin ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Ito ay ang pag-agaw ng kanyang mahal na si Flerida ng kanyang amang si Sultan Ali Adab. Samantalang ito namang si Florante ay ganoon din ang kanyang isinisigaw. Ito ay ang sama rin ng kanyang puso sa pag-agaw ni Conde Adolfo sa kanyang kasintahang si Laura at ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na amang si Duque Briseño. Kung ang walang patid na ibinabaha ng mga mata ko'y sa hinayang mula sa mga palayaw ni Amat Aruga, malaking palad ko't matamis na luha. Sa saknong na ito ay naiisip ni Aladdin na kung ang sanhi ng kanyang pagluha ay ang pag-aaruga at pagmamahal ni Sultan Ali Adab katulad ng kay Duque Briseño'ng ama ni Florante ay napakaswerte niya, subalit kabaligtaran ang nangyayari sa kanya. Ngunit ang nananahang maralitang tubig sa mukha't dibdib ko'y laging dumidilig kay amang galing tapuat sa bangis, hindi sa andukha at pagtatangkilik. Sinabi ni Aladdin sa saknong na ito na ang mga luhang lumalabas sa kanyang mga mata ay galing sa kanyang ama na si Sultan Ali Adab, subalit ito ay dahil sa kanyang bangis at hindi dahil sa pagmamahal na katulad ng kay Duque Briseño. Ang matatawag kong palayaw sa akin nang ama ko'y itong ako'y pagliluhin, agawan ng sintat, panasa na saing, lumubog sa dusat, buhay ko'y makitil. Sinasabi dito ni Aladdin na pinagtaksilan siya ng kanyang ama dahil inagaw nito ang kanyang kasintahan. Dahil dito ay sobrang nalungkot siya at ninais pa ng kanyang amang si Sultan Ali Adab na siya ay mamatay na lamang. May para kong anak na napanganyaya ang layaw sa amay, dusat walang luha, hindi nakalasap kahit munting tuwa sa masintang inang pagdakay na wala. Inilalarawan ni Aladdin ang kanyang sarili na parang naulila dahil ang mga nararanasan niya sa kanyang amang si Sultan Ali Adab ay paghihirap at kalungkutan. Hindi man lang daw siya nakaranas ng kahit kasiyahan. Isa pang dahilan dito ay ang maagang pagpanaw ng kanyang ina. Napahinto rito't narinig na muli ang panambitan niyong natatali na ang wika'y laurang aliw ni Ringbudhi, paalam ang abang kandong ng pighati. Narinig muli ni Aladdin si Florante na nagpapaalam sa kanyang pinakamamahal na si Laura na sanhi ng kanyang kalungkutan. Lumagi ka nawa sa kaligayahan sa harap ng di mo esposong katipan at huwag mong datnin yaring kinaratnan ng kasing nilimot at pinagliluhan. Sa pagpapatuloy pa ni Florante ay kinakausap pa rin niya sa hangin si Laura na sana ay lagi itong masaya sa piling ni Conde Adolfo, na sana ay huwag nitong maranasan na makalimutan at mapagtaksilan
katulad ng ginawa nito sa kanya. Kung nagbangis ka mat, nagsukab sa akin, mahal ka ring lubha, dinis sa panimdim, at kung mangyayari hanggang sa malibing, ang mga buto ko, kita'y sisintahin. Sinasabi ni Florante na kahit na nagtaksil si Laura ay mahal na mahal pa rin niya ito. Si Laura pa rin ang kanyang mamahalin kahit na raw siya ay mamatay. Narito ang buod ng ating tinalakay na aralin. Inakala ni Aladdin na nag-iisa siya sa madilim at madawag na kagubatan, subalit di nagtagal ay narinig niya ang mga panaghoy ni Florante. Inanap at nakita niya ang binata ngunit hindi niya agad nilapitan. Ipinagpatuloy ni Florante ang kanyang pananaghoy at dito nalaman ni Aladdin ang kahabag-habag na paraan ng pagkamatay ng pinakamamahal na amang si Duke Briseo sa kamay ni Adolfo. Gayun din ang pag-alala ni Florante sa pagmamahal, kabutihan, kabaitan ng kanyang ama sa kanya. Pagkatapos nito'y si Aladdin naman ang nakaalala sa kanyang ama. Kabaligtaran ng kanyang amang si Sultan Ali Adab ang ama ni Florante. Naging malupit ang kanyang ama kaya't pawang kalungkutan at pagdurusa ang naranasan niya sa piling ng ama. Hindi siya nakalasap ng pagmamahal mula sa mga magulang sapagkat ang maaruga niyang ina ay maaga ring pumanaw. Atin ngayong pag-isipan at pag-usapan ang mga sumusunod na katanungan. Ilagay lamang sa comment section ang inyong mga kasagutan nang makapagpalitan tayo ng mga kuro-kuro at opinyon. Unang tanong, anong uri ng ama si Duke Briseo ayon sa panaghoy ng anak niyang si Florante? Ikalawa, paano pinaslang ni Adolfo si Duke Briseo? Bakit ni isa man lang tao hindi man lang nabigyan ng maayos na libing ang ama ni Florante? Ikatlo, paano mo ilalarawan ang mga taong tulad ng mga kaibigan ni Duke Briseo na bibitaw sa mga kaibigan sa oras ng panganib? Mayroon pa bang ganitong uri ng tao sa kasalukuyan? Patunayan. Ikaapat, kung ikaw si Florante, ano ang madarama mo sa ginawang kataksilan sa iyong ama? Huling tanong, paano na iba ang ama ni Aladdin sa ama ni Florante? Maraming salamat sa pagsubaybay. Huwag kalilimutang i-like at ibahagi ang video ito. Mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell upang lagi kayong makatanggap ng abiso sa aming mga bagong upload. Hanggang sa susunod na aralin.